Eh, awak, awak, awak. Deplin, deplin, deplin. Awak, awak apa dong, awak? Awak pelin, awak pelin. Oh, okay. Aku enggak. Staring ni dong kah? Bukit umat itu. So ayun guys, yung situation nila dito bago kayo makarating sa Riverview Spring Resorts. Ayun guys, sasakay ka talaga yung tinatawag na balsa. Ayan o, sasakay ka dyan. Nakatambay, pero darating yan dito. Ayan, bago ka marating doon dito sa spring na yan, yung resource na yan, yan o, ayan o. So kailangan mag cross ka ng itong river talaga, yung pinakamalaking river yan o. Yan guys, that's a river. Yan river yan. So river yan ng Talakag. Oo. Oh. Papunta yan ng Ugyaban Bridge. So dito guys, makita natin yung resorts nila. Ayan, no. So, ayun guys, anyway, yeah. Dito sa likuran ko, dito yung sinasabi ko ng Riverview Spring Resorts nila. Ayan mo dito, yun sa likuran ko. Yan ang Riverview. Riverview Spring Resorts. Alright? Dito lang yan sa may Balaon, San Isidro, Talakag, Bukidnon. Alright? So, okay. Tingnan natin yung anong nasa loob. Ano yung pagbabago nila. Kaya dati, nandito ako dati, baka may pagbabago na ngayon ng resorts nila. Okay, let's go! Ayan. Yan ang sasakyan ko. Hello! Kumusta? Hello, Fred! Pag-vlog ka doon? Oh, tingnan natin ha. May fish pala ko doon. Ito yung pag-vlog mo. May bagong fish pala doon sa interya. So yun ang sasakyan ko guys, yung gakit na yan papunta doon sa may resorts ni Sir Fred, doon sa may Riverview papunta doon ha. So bago ka karating doon, magsasakay ka ng gakit gaya nito. Alright, let's go, sakay tayo. So ayun guys, palapit na tayo. Ito yung... Ha? Wala pa kong kain. Kaon sa ta? Kaon sa ta? Ay, salamat. Kay gutom sad ko? Good, good. Ayun guys, yung resorts nila. Kakain na naririnig sa vlog ko. Ayan, okay. So, okay guys. Yeah, and then nandito na ako sa may Riverview Spring Resorts. Sa ngayon guys, ang makikita mo ngayon guys
wala pa silang tubig dahil linilinis pa po ni Sir Fred yung swimming pool nila. At saka mayroon pa kaunting maintenance dito sa pool facilities nila. Ayan, so wala munang operation, baka 3 weeks daw babalik ng mag-operate ito. Dahil linilinis pa ni Sir Fred yung swimming pool nila. Okay. So guys, sabi ni Sir Fred, mayroon siyang bagong project. Dali lang ha. So alright guys, yeah. And then sabi niya, mayroon siyang bagong project. Last time nung nandito ako, wala pa ito. Ngayon, mayroon siyang bagong project. Yan tinatawag na pispan. Yung bangus talaga. Nako, nakatikim ako ng bangus sila. Fresh na fresh talaga. Oo. So, it's about 26 hectare yung kalakihan ng pispan nila dito kay Sir Fred. Alright, so puntahan natin guys yung pispan ni Sir Fred. Dito lang yan sa may Balaon na San Isidro Talakag Bukidnon. Alright, let's go guys. Yes. Yung parang niya yung native yan bro. Dahil sa dahil sa tubig na nandoon sa pispan. Madali na siyang mamunga. So hindi natin makita yung isda no. Nasa ilalim. Hindi an yan ang dami. Dami talaga yan. Oh my god. Shit. Guys, ayun guys yung mga isda ni Sir Fred, oh. Grabe, oh, ang dami. Ano kinakain yan? Pigs. Pigs lang? Ang gagawin mo dyan, pag magbuhay ka, tilapia. Tilapia? Pito talaga, primas. Oo. Pagkatapos mo ng primas, yung medyo na sa lalaki, primas, yung kupisa. Yung kupisa muna. Kupisa, pre-starter. Huwag ka muna mag-starter kasi pag i-starter mo na yan, wala, maliit pa yan. Ang dapat yan, pre-starter. Pagkatapos ng pre-starter, isang buwan kalahati, i-starter mo na. Pag dalawang buwan starter, isang buwan kalahati, ang gagawin mo yan, grower na naman ang buwan yan. So, pampalakihan na yan. Okay. Pagkatapos ang grower, hintayin mo ng mga isang buwan at kalahati din, mag-finisher ka. Kasi lugi ka kapag hindi mo ka magamit ang finisher kasi yung finisher talaga yung mamagbigay sa niyang bigat. Then, mga ilang kuwan lang, mga 15 days to 20 days, harbisin mo na. Pag hindi mo na hinaharbis yan, matalo ka yan, mamamatay yung tilapia mo. Mamamatay yan, no? Dahil kasi, sa ano, sa kasi pitch. Kasi yung finisher talaga, may lime yan. Doon yun, maka-stack yan sa kanyang tinae. Tapos dapat ibintang mo na, mga 2 weeks talaga, bintang mo na. Ayun guys, yung sinasabi ni Sir Fred, yung niyog niya. Sir? Ibang klase yung niyog guys, oh. Ang ano, pandak, ano? Dito, sir. Parang dwarf coconut. Yan, okay? So, ayun guys, bagong hinukay ni Sir Fred yung pispan niya. Lunes, ngayong lunes, mag-hukay naman tiwa doon. At mga next year siguro, matapos ko na itong mga 1.6 hours, gagawin ko talaga. Hukayin ko talaga. Ang dami. Business na talaga ito. Ito, pa-supply ko doon sa Riverview Spring Resort. Para sa mga customer. Mga para customer to. Kasi may business naman ako doon na Riverview na Spring Resort. Ang gagawin ko, bawat buwan, lalagay ako ng fingerlings. Okay. Bawat araw, hukay lang. Okay. Pagkatapos, doon to ibinta doon sa resort. Dito mo i-dispose. Kasi kukulangin pa itong 1.6 tons. Maraming maniligo doon. Kulang talaga. Kaya kwintahin mo lang, 200 to 300 person isang araw ng Sabado, Domingo. Puta. Wala na. Plan. Kulangin talaga. Kain ang isang hektarya. Wala. Oo nga, no? Ito, may 5,000 sa dulo. Okay. Ito daw, guys, protection daw ng mga pis-pis na isda, yung starter. Yung may, ano, parang may mga, yung dahon na yan sa, galing sa niyog. Kasi doon sila nagtatago sa ilalim para protection nila. Guys. Ayan, guys, ha? Okay. Dito naman guys, banda, meron siyang bagong hinuhukay na pispan. Ayan guys, right? Ito, ginagawa niya ng para pang drain. Ito, nilalagyan niya ng pipe. Ang diskarte talaga sa pispan,
pag magkabagong hukay ka, yan ang flowing. Lalagyan mo na ng screen. Paglagay mo na ng screen dyan, pag hindi mo nilalagyan, papasok ang mga crab dyan. Kaya nga, kaya nga. Kakainin yung isda. Ubus yung lahat isda. Tama, tama. May safety, kuhan ka na. Oo, pag-isipan talaga. Ano? Oo, planuhin mo talaga. At saka na-press yung isda dahil flowing yung tubig, oh, hindi stagnant. Oh, hindi talaga. So it means, yung isda na kakainin nyo kung sakali, kung nandito kayo sa resort ni Sir Fred, ay masarap. Tapos, kita mo yung nyoko, namumunga na, no? Nandun na, oh. Diba? So yun, very unique yung project ni Sir Fred. Oh, may ano daw, yung niyog daw, sabi ni sir, may niyog. Anong klase yung niyog niya? Bakit mag-ganon kaliit? Hindi sir, kung ito, mga Bisaya din to yung mga karaan ni Tip. Kaya nga, parang pandap. Dahil sa may tubig siya na supply, madali siya mamunga. Ah, kasi okay. Kasi yung ilog, hindi siya yung sinasabi, hindi ma, yung, ah, okay. Hindi ma-kwan okay. Siya sa, okay. Sa tubig, dahil may tubig eh. Ah. Guys, ano pala si Sir Fred? Secret millionaire ito. Kasi lahat nitong mga lupain nyo nakikita mo sa footage ko, sa kanya ito. Akin pa yun. Oh. Sa kanya pala ito. Ayun oh. Doon pa daw sa ibabaw. Yung sa bundok na yun, sa kanya pa rin yun. Ilang hektar ito? 26 hektar? Oh my God. Sus. Oh my God. Oh my God. Pero tingnan mo yung ano niya. Simpleng-simple lang. Sariling CR nila sa pool. Ayan, mga babae lalaki. Ito yung resort. Bumabalik tayo. Ayan. So, ayan guys. Yung resort nila guys. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Ayan. So, ayan yung kabuhayan ni Sir Fred. Yung Jimper to Harvisto. 13,000. 13,000 yan. Oo. Kinakailangan ito, aabot ito ng isa nito ng 3/4 to 1 kilo. Ah. Dapat abutin natin ng 1 kilo o 3/4 kasi pag uubos na sa timbang yan, lalugi na tayo. Buhay pa ba yan? Buhay pa ba yan? Magkano yan? Marami yan. Marami. Ipunta dun sa kabilang dulo nun. Guys, yan guys, yung fingerless nila. Yung starter. All right. Ayan si Sir Fred, yung kanina, yung maliliit, ganito ang resulta. Ganito yung resulta. Ayan ang may-ari. Ito yung may-ari si Sir Fred. Ito yung resulta guys, yung ano to, tilapia? 3 months oh. Kalati pa yan. Oo. Ilang months ito sir? 3 months pa kalati. 3 months pa? Kalati. Oh, ito yung 3 months pa ito guys. 3 months kalati. 3 months and half 3 months and kalahati. Yan, yun. Lucky guys, oh, naku. Ayun, oh. Kino itong dalaw. Oo, oh, ayun. Lugi ka pa nito, pag-arbisin mo na ito. Oo. Oh. Simalik pa. Balik mo na, baka mamamatay yan. Wala, ibabalik natin nun. Oo, oh, yan. Oh. Para kakainin. Okay. I-base mo na ako. Ah, okay. Okay. So, ayun guys, ito yung luto na. Ayan, oh. Yung luto na. Ayan guys, oh. Wow. Ayan, yung luto na. Ito yung resulta ng karpa nila. Itong karpa nila. Yeah, oh, laki no. Grabe ka taba. Ang grabe ka taba talaga guys, oh. Ayan, oh. Napakataba talaga yung karpa nila guys. Ayan, oh. So, ganyan kalaki po. Ganyan po ko kalaki kung pag naluto na. Tapos, sabayan mo ng sili. Ayan. So, kompleto na yung sarapan ng pagkain. Ayan, no. Binubot. Nag-sparkle yung sabaw. Dito ako kumain kanina. Tinikpan ko, guys. Talagang malambot yung balat talaga. Sarap kainin. Kasi first time ko pa nakatikim talaga ng presko na karpa. Dito lang yan sa Beast Resorts ni Sir Fred. Ayan guys. Okay. So yun. Ha? Sarap po. Oh. Ooh, my God. Ayan guys. So takip natin.
naman yung anak niya. Ayan guys, oh, yung bodyguard ni Sir Fred. Ayan, oh. Sobra ko ng lasing dyan, makatulog ako dyan. Ah, talaga? Tayo nila ko kahagat ng umaga magkasing. Ah, grabe. Bilib ako, ah. Diyan talaga mahusay yung aso mo, ah. Kawain ako na tao, pagkatid ka niyan. Bang, 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 di ba? Oh, ayun, yung mga bodyguard niya, no. Alert yan. Dito lang yan, kay Sir Fred. Mayari ng Riverview Spring Resorts sa Talakag, Bukidnon. Alright. So, ayun guys, dyan lang ako magtatapos aking vlog dito sa, ano ba yun, Badlaw? Balaon. Balaon, Balaon. Balaon, San Isidro, Talakag, Bukidnon. So, okay guys, hanggang sa muli sa aking vlog dito sa aking channel. Please subscribe and like and share my YouTube channel. Ito po si Nicasio Anches Vlog. Makita kita tayo muli sa aking vlog dito sa aking channel. See you again. Bye. Woo-hoo.